So ngayon nga mga sangkay, no, may lumabas na update. At ito na nga ba ang sinasabi po natin na ang Japan nga talaga ay ang unang target ay itong mambubuling China. Kaya pala kabadong kabado po itong China ngayon sa Japan. Eh, maliban po sa may trauma sila, alam po ng China mga sangkay kung gaano kalakas itong Japan up to now at kung gaano kagaling pagdating sa pakikipagdigma. Ngayon mga sangkay, meron pong balita. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another video. At ito mga sangkay, pag-usapan po natin. Japan, no, na nagpapalakas, nagbi-build up po ngayon ng kanilang military. May lumabas po kasing update ngayon regarding dyan. At dito po natin napapatunayan mga sangkay na itong Japan ay nagre-ready nga po laban po sa China. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, guys. Dito sa YouTube mga sangkay, ayan po makikita nyo po, ano na tayo, 1.19 million subscribers mga sangkay. Parami po tayo ng parami. Ilang tulog na lang mga sangkay, 1.20 million subscribers na po tayo. Ibig sabihin, nadagdagan na naman po tayo ng 200,000 na subscribers dito sa ating channel. Kaya naman mga sangkay, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo nang iyong gagawin. Click the subscribe down below, click the bell, and click all, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sundan nyo lamang po ito mga sangkay sa mga nanonood po sa Facebook, okay? Sa Facebook lamang po ito, sa mga nanonood dyan. Habang kayo ay nanonood sa Facebook, i-check nyo po sa itaas ng inyong mga cellphone, sa mismong video ko na ito, makikita nyo po yung tatlong tuldok. Okay? Nakita nyo na ba, mga sangkay? Pindutin nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. Then may lalabas po dyan na show more or yung plus. Pindutin nyo rin po yung show more or yung plus mga sangkay. At ganoon lang. I hope na nasundan nyo po lahat. Okay? So ito na mga sangkay, pag-usapan po natin itong Japan. Ito kasi ang balita ngayon mga sangkay. Ayon po dito, US at Japan paiigtingin ang defense ties versus China actions. Bagong missile defense system bubuuhin. So paiigtingin daw po ang alyansa laban po sa China. Ngayon bakit China? Pwede namang, 'di ba? Andiyan naman po yung andiyan naman yung North Korea na panay pambubuli, panay po pagpapalipad ng kanilang mga rocket papunta po sa EEZ ng Japan. Diba, lagi nga po na-alarma yung Japan, mga sangkay. Laging may warning signal para sa komunidad nila doon. Dahil po dito sa North Korea. Pero bakit China? Mas ano ba? Mas pinapaghandaan ba ng Japan itong China, mga sangkay? At ang matindi dito, dating magkalaban to, Amerika at Japan. During World War II, alam po natin kung gaano kalakas ang Japan at that time. Alam nyo, kinailangan pa pong pagtulungan ng Japan para lamang pumatalo sa digmaan. At ngayon, mga sangkay, iba na ang situation. Ang dating kalaban, kakampi na po ng Amerika at Pilipinas. Mr. Prime Minister, through our partnership, we have strengthened the alliance. We have expanded our work together. We've raised our shared ambitions. And now the US-Japan alliance is a beacon to the entire world. Nabigat yun, mga sangkay. Yung alyansa, napanood ko yung isa sa mga ano na ito, part o first part ng speech ni Biden. Sa unang part mga sangkay, pinasalamatan niya yung Japan. Inalala yung mga nakaraang mga pinagdaanan nila mga sangkay kung paano po nag-away ang Japan at saka Amerika. Nadamay po yung Pilipinas doon. Saka po mga sangkay sinabi na nagbabago na po ang panahon at imbis na magkaaway sila, ngayon magka-partner na po sila, lalong-lalo na po sa pagninegosyo. At ngayon, sa military mga sangkay. Inihayag ni US President Joe Biden na Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagpapaigting ng joint military cooperation at pagkakaroon ng isang bagong missile defense system. Yan na, bagong missile defense system. Ano yan mga sangkay?
Kaya kailangan po ng missile defense system kasi ngayon ang labanan po ay nuclear. Kung sakaling magkakaroon po ng digmaan ng nuclear, ito pong tinatawag na missile defense system, ito po yung sasalag. Naalala niyo mga sangkay yung Israel, di ba? May Iron Dome po sila. At kung ano-ano pang mga missile defense system. Israel lamang po may gawa nun. At until na mga sangkay, Israel lamang po mayroon yan. Meron po silang ganong klaseng ano, naka-automatic na. Meron din naman yung Amerika, mga sangkay. Pero hindi po katulad sa Israel na nadidetect po kaagad at kahit gaano karami, nasasalo. Israel lamang po meron nun. Ito ang kailangan ngayon ng Amerika, Japan, Pilipinas at marami pa pong mga bansa. Kasi ang labanan po ngayon ay nuclear. Actually, mas malala pa nga po kasi pag pinag-usapan ng nuclear, kapag may isa pong tumama sa lupa, goodbye. Malaking problema po talaga yan. Eh, sobrang dami. Libo-libo po ngayon ang nuclear. Dahil itong mga superpower na bansa, mayroon po sila eh. So ngayon mga sangkay, eto na. Missile defense system. Paghahandaan kasi syempre may nuclear ang Russia. Andun pa naman ang pinakamalakas. Pero hindi po nabanggit dito yung Russia. China po talaga. Bahagi ito ng mas maigting na alyansa ng Estados Unidos at Japan laban sa agresibong aksyon ng China at Russia. Eto nga, nabanggit na nga po. So itong bagong missile defense system ay preparation, sana hindi malate, no? Laban po sa China at Japan. Ano? China at Russia. Kasi ang Russia, andun po yung pinakamalakas. Ang may pinakamarami, sa pagkakaalam ko, Amerika pa rin pagdating po sa nuclear. Pero ang pinakamalakas, nandun po sa Russia. At China, may marami rin pong nuclear. Kaya mga sangkay, kailangan po ng missile defense system. Ginawa ng American Chief Executive ang pahayag sa opisyal na pagbisita sa bansa ng Japanese Prime Minister. Together, our countries are taking significant steps to strengthen defense security cooperation. Dalawang oras na tumagal ang pag-uusap ng dalawang leader na nakatoon sa Indo-Pacific region, Ukraine at Gaza War. Bukod dito ay napag-usapan din ng tensyonadong ugnayan ng Taiwan at China. Unilateral attempts to change status quo by force or coercion is absolutely unacceptable wherever it may be. Sa pagbisita sa Estados Unidos ni Prime Minister Kishida ang kauna-unahan sa isang Japanese leader sa loob ng 9 taon. Samantala, nakatakda namang magbigay ng talumpati ang Japanese leader sa US Congress sa araw ng Webes April 11. Kasunod dito ay makikibahagi ito sa trilateral talks ng Estados Unidos at Pilipinas, isang makasaysayang summit. Lynn Perez. Okay, mga sangkay. So, yun po ang ganap ngayon, no? Magkakaroon po ng trilateral summit. Ang Pilipinas, Japan, Amerika. Walang ibang pinag-uusapan, mga sangkay. Highlight po ang China. At itong Japan, mga sangkay, ito po yung narinig nyo naman siguro kung nanonood kayo dito sa ating channel lagi. Narinig nyo naman siguro yung komento po ng China. Inalala po nila yung nakalipas na kumbaga bakit sila na naman nagpapalakas eh may ginawa silang kalukuhan sa past. Kumbaga andun yung trauma. At until now kasi ang Japan nasa top 7. Biruin nyo ha, top 7 pa rin po sila pagdating sa military forces na pinakamalakas. Strongest in the world, top 7. Sa kabila po ng pananahimik na mahabang panahon kasi pinagbawalan po talaga yung Japan. After nung World War II, ang Japan po ay restricted na po sa pagpapalakas ng kanilang kasundaluhan. Kaya nga po ang tawag sa kanila is self-defense force lang. Bawal po sila makilahok sa mga ganitong klaseng usapin, yung mga gulo na mga bansa. Kasi grabe yung ginawa daw nila eh, nung World War II. So ngayon mga sangkay, kabado yung China kasi ito na naman. Top 7, nanahimik na mahabang panahon. Baka mamaya biglang maging number 1 niyan pagdating sa military. Kasi mukhang ngayon, after po ng trilateral meeting,
Sabi po ni Kishida ng Japan, Prime Minister, magiging malaki ang pagbabago na magaganap pagdating sa kanilang military after ng pag-uusap na ito. So, ano sa tingin niyo mga sangkay? Kabado na ba ngayon ang China? I-comment niyo po sa iba ba ang inyong mga opinion? Meron po akong Facebook group, guys. Ito. Ayan. May Facebook group po ako. Exclusive lamang po ito sa lahat ng mga solid sangkay. So, hanapin niyo na lamang po ito. But make sure na solid sangkay ka at masasagutan mo lahat ng tanong dito bago ka mag-join para siyempre ma-accept ka ng mga admin. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.